Ang isang kailangan dito ng Signal Ultra is yung role transitioning nila. As we can see, 'di ba? Si JMC gumagamit dito ng mga offlane heroes na ginagamit niya sa mid lane. LC, Ted Hunter, give it a name, Sand King, ano pa ba? Ang dami. Batrider. Batrider. So, si Aries, nakita natin recently na napakery. Napakery na siya. Oh. Weaver, Ursa, mga ganun klase. Mm. And then si Van, I believe nagpo-post for din siya would before. Would be the... Ay, Grimms. Si Grimms. Ayan. Si Grimms. Nagpo-post for si Grimms. So, ayun. Ito, Pao. Do you think itong Signal Ultra ang pwede nilang gawin? Hindi man nila baguhin yung player. Is, at least yung roles at nila. At least yung role, mag-adjust kaya sila. What do you think? Ano ba yung tingin mong epektibo? That's an interesting question, especially kasi ngayon sa mundo ng DPC, kung paano yung DPC ngayon. Kasi kung paano ang DPC ngayon, hindi kayo pwedeng mag-drastic na change, lalo na kung nakapasok kayo sa lower or upper division. Right? You can only make a maximum of, I think, two player changes. Hindi pwedeng masyado madami. And kapag hindi kayo pwedeng parang magpapalit kami ng dalawa. And then after that, magpapalit na naman kami ng dalawa. Yun na yun, yung dalawang. Diba? Kung ano yung original niyong ipinasok, roster hanggang lock. Dalawa lang ata ang pwede niyong ano. And then I think there is also a roster rock. Honestly, medyo kakaiba yung ano eh, yung DPC ngayon compared to before. Because mas mahaba yung time eh. Right? May season kasi eh. So, what I would say is that role changes can be very, very dangerous. Kasi it's not, sometimes it's just not a matter of, eh, ikaw na lang mag-offlane. Kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Right? May times na pwedeng ganun, especially kung nagsisimula pa lang kayo. Pero kapag matagal na kasi kayo naglalaro, minsan parang challenge yun eh. Parang aggressive siya na challenge. Ako na lang mag-offlane, bobo mo mag-offlane. Diba? Not saying na ganun yung nangyayari sa kanila. Yeah. Pero ibig sabihin, magiging ganun yung resulta eh. Na parang, yung offlaner nyo, pinag-iba nyo ng role, yung pumalit sa kanya, if he's experienced success, syempre, mo hurt yung feelings ng offlane nyo. Masasaktan siya. Parang, oh, nga, mas magaling siya sa akin. Alis na lang ako. Offlane gusto kong laruin eh. Diba? Pwede magkaganon. Yeah. Kapag nag-fail naman, okay tamo, kahit ilagay ka sa offlane, bobo ka pa. Di ba? May mga ganun eh. It's better way around. Diba? So, medyo loose-loose siya eh. Kapag matagal na kayo, and then drastically, biglang role change ang gagawin nyo. You know, what I would say actually is the drastic change, barring na magtanggal ka ng player, the drastic change that I would ask from them is to change up the way they play Dota as a team. Ayun. Kasi the way they play Dota as a team has remained largely the same. And that's why their results are also largely the same. Diba? So, hindi siya a matter of, kaya naman pala. Kasi, diba, okay. So, para sa mga hindi nakakaalam, diba, may a few games recently na si Aries yung nag-carry, si James yung nag-carry, or gulo. Whatever. Oh. Diba? Sobrang gulo. Pero, nanalo sila ng mga games na yon. But, isang game lang yun. That's just one game. Diba? Kung ikaw, kung may-ari ka ng team, or manager ka ng team, or coach ka ng team, isa one time is... Meh. It's whatever. Diba? Ano naman ngayon, kung nanalo ka ng... Nag-lycan ka ng isang beses, nanalo ka, eh, good job. Malakas yung necro book eh. Diba? So, it's not a question of gumana siya one time, ibig sabihin, this is the correct answer. Right? You have to look for something more fundamental to change. So, that's why for me, I think it's really the way they play. The way they look at matchups. Hanggang ngayon, nag-PPA pa rin sila eh. Diba? Because that just means that they're comfortable in that kind of playstyle. They're comfortable. Hindi lang siya comfortable sila sa hero na yon, or yung player na isa sa hero na yon. Komportable sila bilang team gumalaw. Diba? Kung usually, diba, minsan magtatanong yung audience, but hindi yung team na to, but hindi ko magamit ang ganito? It's not that the player doesn't know how to use that hero. It could be na yung buong team, hindi nila alam anong gagawin pag itong hero na to yung ginagamit. Diba? Paano kunwari, play around? Diba? Kunwari, meron kayong Arc Warden or Tinker. Constantly niyang isa-shove lahat ng lane nyo sabay-sabay. Kung yung team nyo hindi marunong maglaro together, wala silang farm. Oo. Kasi yung lahat ng farm nasa Tinker eh.
Yes. Diba? So that's why eh, may ganung factor eh. The way your team plays is sometimes an entire identity in itself. Okay. And with Signal, I haven't seen them, you know, go out of their comfort zone of fighting core. Oh, di sila lumalabas ng natural nila eh. Oh, lahat. Fighting core. The reason kung bakit nag-offlane, offlane mid. Oh. Ba't ka maglalagay ng offlaner sa mid? Because you want the offlane, you want the mid player to fight. Mm-hmm. Oh. Lalagay ka ba ng Mars doon para mag-late game? Hindi, di ba? Maglalagay ka ng Mars doon para may fast 6 siya. Yeah. Fast phase. So, I think yeah. Parang nagiging ano eh, nakikita natin for Signal Ultra is yung 4 protect 1 role nila or yung strategy nila. Yun mainly nakikita natin because alam natin si Abbott, di ba? Kung paano siya maglaro. Alam natin yung ibang kakampi ni Abbott kung paano siya maglaro. So I think yun, kailangan lang nila lumabas ng natural nila. Kailangan nila i-diversify yun. Yun. Oh. Kailangan nilang palawakin pa yung strategy nila. Meron ba silang strat na mas macro-oriented na pang late game man na siege? Mm-hmm. Medyo wala. Kaya ba nilang mag parang split push run around the map? Mm-hmm. Medyo wala rin. Run and gun nga. Hindi ko pa nakikita sa kanila as in sobrang fast-paced na laro. Ang style nila is so far fighting core si Abbott. Diba? Fighting core si Abbott. Yep. Yung mga support niya, so supportahan yung whoever fighting core meron siya. Juggernauts, Lark. PA. PA. The same play. I've been seeing the same play for 1 year na, di ba? Pero do they have a lone druid carry? Weaver. Wala. Oh. Ayun, Weaver. Weaver. Fighting carry rin naman yan, di ba? Mm-hmm. Fighting core din siya. Di ba? Yun. Weaver, Juggernaut, PA, Lark. These are fighting cores. And then yung sa mid nila, some variation of DK, di ba? Or Queen of Pain, di ba? Meron ba silang Arc Warden mid? Haven't seen. I haven't seen Signal Ultra since nabanggit nga ni Pao yun, no? Hindi naman sila nag-Arc Warden mid, wala silang ganun eh. Yung, puro sila labanan, di ba? Laban, timing, laban. Timing, laban. That's their playstyle. So in that sense, parang kung ikaw, dahil alam nyo na ang kailangan nyong gawin. Ang kailangan nyong gawin, track nyo kung nasan yung mid nila palagi or good matchup kayo sa mid. And make sure na hindi makaka-snowball yung safe lane nila. That's literally all you need to do. Mm-hmm. And that's what their opponents are doing.